Samantala, dumako naman po dito tayo sa isa pang bagyo na minomonitor natin na si Tropical Storm Queenie. Ito nga ay pumasok kaninang alas 5 ng umaga dito sa loob ng ating area of responsibility. At kanina namang alas 8 ng umaga ay ito din ay nag-intensify into a tropical storm. At may kita nga po natin dito sa ating latest forecast track analysis naman ni Bagyong Queenie na in the next 12 hours ito ay kikilos pa kanluran habang binabaybay pa rin ito ang Philippine Sea. And by Wednesday afternoon kung saan papalapit na nga ito dito sa ating kalupaan, nakikita nga po natin na ito ay kikilos northwestward generally or hilagang kanluran patungo yan dito sa Caraga, Eastern Visayas area kung saan by that time din po yung mararamdaman na natin yung epekto ni Bagyong Queenie lalong-lalo na dito sa ilang areas sa Visayas at Mindanao. And muli po sa kasalukuyan hanggang bukas nakikita natin na wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit by Wednesday, kung saan ito nga ay mas papalapit na sa ating kalupaan, nakikita natin na meron na tayong mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa bahagi ng Caraga, Eastern Visayas at maging sa Bicol Region. So paalala po sa ating mga kababayan dyan, magingat at maging alerto dahil magiging mataas po muli yung mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.